Hi guys! Welcome to my vlog. Ang topic ko ngayon is about sa trabaho ko dito sa Germany. Guys, real talk lang tayo, ha? Ganito yon. Parang kino-compare ko lang yung trabaho namin at mga experience namin dito sa Germany compared dyan sa Pilipinas. Dito sa Germany, napakaganda. Napakaganda tulad ng may ang dami-daming benefits at sa kapag nakakontrata ka talaga, nandoon na yung insurances, safe ka na, nandoon na yung vacation. Kunyari, sa isang taon may 30 days kang vacation at saka every other weekend may 2 days free ka yung Saturday at Sunday. At kung meron ka namang, kung marami ka namang ano, marami ka namang overtime like 40 hour, ano mo yun ng ilang araw, dalawang araw ba yun o tatlong araw, may free ka doon sa isang buwan. Yung overtime mo ng last month ibibigay yan sa'yo. Papipiliin ka pa magpabayad ka or free day off. Ako mostly pinipili ko yung day off kasi naman kailangan din natin yung pahinga ng katawan natin, hindi yung puro lang trabaho. At least yung monthly salary mo is insured na yon. Ikukumpara ko naman sa Pilipinas, pag-arawan sa Pilipinas, no work, no salary. So parang ang hirap, paano magkasakit ka? Teka, magkano lang naman yung arawan? Arawan sa Pilipinas, bihira din lang yung nagbibigay ng maximum pay. At saka yung pag nagkakasakit ka, yung mga insurances dyan, napaka, hindi mo maintindihan. Kunyari yung, hindi na lang natin banggitin yung isang namamahala ng ano natin, insurance ang pangkalusugan, hindi ka pwedeng i-admit basta-basta kung hindi ka muna magbayad sa laboratory. So parang napaka bigat sa bulsa. Dito, may card ka lang ng insurance, pasok ka sa ospital o kahit anong nararamdaman mo, card lang papakita mo, ayos na. Parang pumasok ka lang doon, card papakita mo, labas ka na. Wala kang magaan sa bulsa. Pero, ang pagkakaiba din naman, pagdating naman sa cost of living, pambihira din dito, ang mahal. 100 times sa Pilipinas. Dito, sinasabi ng lahat na masarap magtrabaho dito kasi malaki ang sahod. Pero, kung magbabayad ka naman ng apartment, magbibili ka ng pagkain mo, pumunti din lang matitira sa sahod mo. Biruin mo dito, pag mag-rent ka ng apartment, kwarto lang yun, mga pinakamababa na yung 400 euro. So, 400 euro, i-times mo yung 100 euro times 60. Yun ang pinakamataas ngayong napalitan ng euro. O, diba? Napakamahal. Swerte ka dito kung may partner kang German o may kamag-anak kang German. Pero kahit may kamag-anak ka siguro, magbibigay ka naman ng pambayad. Kung may partner kang German, siyempre libre ka ng bahay, libre ka ng pagkain. O ano pang libre dyan. So, yung sahod mo, napupunta lang sa pamilya mo. Yun ang parang nangyari sa akin. Pero kung siguro nagbabayad din ako ng room o ano o pagkain kasi libre din ako dito kahit papano, ayun, yung salary ko napupunta lang lahat sa pamilya ko. So hindi ako nag-worry sa pagbabayad dito ng apartment o pagkain. Yung sa Pilipinas naman, siyempre, mahal din ang bilihin. Araw-araw, pinoproblema mo din yun, lalo na sa Metro Manila. Ang mahal-mahal ng
bilihin gaya ng gulay, karni, triple ang price kumpara sa probinsya. Kaya mas masarap din tumira sa probinsya kasi pag may kunti kang area, pwede ka nang magtanim ng mga gulay, yun, mag-alaga ng mga manok. Yun, okay na yun. Pero syempre, alam mo na pag may mga estudyante ka, kailangan mo rin magsikap talaga. Ganun lang ang buhay. Kaya yung sinasabi ng iba, masarap buhay sa abroad. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Lalo na yung mga OFW sa Middle East. Naranasan ko din yung kasi galing din ako doon. Ay nako, naranasan ko din doon yung dalawang taon walang day off. Pero siyempre, sumusunod ako. Kasi ang nangyari din kasi minsan sa mga OFW, kaya sila minalupitan ng mga amo nila. Kasi ayaw din nilang sumusunod. Minsan naman, kahit gaano kabait, abusado din yung mga amo. Yun ang pinakamasakit. Kaya, ang buhay, swerte-swertihan lang talaga. Magsikap lang habang may buhay. Ganun lang. Kaya, kami dito sa abroad, nagpapasaya sa amin ang pamilya namin nung araw-araw kami nag-video chat, yung kinukumusta ka araw-araw ng pamilya mo, yun, napakalaking bagay na yun sa amin dito sa abroad. Kaya, kayo dyan sa Pilipinas, kinukumusta din ninyo yung mga mahal nyo sa buhay sa abroad, hindi yung nangungumusta lang kayo, pag may kailangan kayo, hindi ganun. Kaya, higit sa lahat, yung hindi natin talaga kakalimutan yung si God. Wala tayo ngayon kung hindi sa protection niya. Lagi tayong magsisimba, magdasal, manalig tayo palagi sa kanya. Kasi kung wala si God sa buhay natin, napakahirap abutin, napakabigat abutin yung mga pangarap natin. So kaya, ganun na lang. Simpleng buhay, magsikap, magtiwala sa sarili, at manalangin lagi sa Poong May Kapal. Advice ko sa ating lahat, magsaya. Kung ano meron tayo ngayon, magiging masaya tayo at makontento. Si God ay nandyan lang para laging tumutulong sa atin. Tumutulong at nakikita din naman yung anong yung pinagagawa natin dito sa mundong ibabaw. O diba ang lalim mundong ibabaw? Kaya ganun. Salamat sa panonood. Don't forget to like always. Like and subscribe. Cherry Modern. Cherry Modern. Ang pangalan ko sa YouTube channel. Thank you. Bye-bye. God bless always. Till next time. I love you all.